Si Miguel ay nagmula sa kilala at mayamang pamilya. Ngunit mas pinili niyang hindi makilala ng maraming tao sa lipunang kanyang kinabibilangan. Itinago niya sa lahat kung sino ang kanyang mga magulang sapagkat ayaw niyang magamit ng ibang tao dahil malawak ang impluwensya ng kanyang ama't ina. Dahil dito, bumukod pa siya ng matitirhan na malayo sa kanyang mga magulang. Kahit na ganito ang buhay na napili niya, ay hindi pa rin siya nakakalimutang pasyalan ng kanyang mga magulang. "Bumalik ka na kasi sa bahay, Miguel, para hindi na napaparaniyang ang iyong ina," sambit ng kanyang ama. Hinayaan na lang si Miguel ng kanyang mga magulang sa kung ano ang gusto niya dahil hindi rin naman nila ito mapipilit na umuwi sa kanilang bahay. Sinuportahan na lamang nila ang kagustuhan ng kanilang anak. Hindi rin may pagkakaila na may angking kagwapuhan si Miguel kung kaya't maraming babae ang nahuhumaling sa kanya. Maraming babae na ang kanyang minahal pero iba ang gusto ng mga ito sa kanya. Hindi niya matagpuan sa mga taong ito ang tunay na pagmamahal. Ang yaman niya lamang ang nais ng mga ito sa kanya. Kung kaya't may naisip siyang paraan upang makahanap ng tamang babae sa kanya. Nagpanggap siyang pulubi sa isang lugar na malayo sa kanyang tirahan upang siguraduhin na walang makakakilala sa kanya. Alam din ng kanyang mga magulang ang plano niyang ito. Tutulman ay hindi naman nila makukumbinsi ang anak na huwag nang ituloy ang balak. Nagpaikot-ikot si Miguel sa lansangan. Nagsuot siya ng maruming damit upang hindi siya mapansin na mayaman. Tinitingnan niya kung may mabuting puso ang makakapansin sa kanya. Nagulat siya nang may isang babae ang lumapit sa kanya. Maliban sa kanya, ay napansin din niyang binigyan ng babae ng makakain ang isa pang pulubi na naroroon malapit sa kanya. Lumapit ang babae sa kanya. "Ayos ka lang ba? Mukha kasing nangihina ka," tanong sa kanya ng babaeng ito. "Ayos lang naman ako, pero ilang araw na kasi akong hindi kumakain, kaya nakakaramdam na ako ng pangihina," sagot ni Miguel. "Naku, paano ba yan? Naibigay ko na sa matanda ang pagkain na daladala ko. Sumama ka na lang sa akin sa tindahang pinapasukan ko. Doon ay maraming pagkain na maaaring makain," aya sa kanya ng babae. "Sige, maraming salamat," tugon ni Miguel. Binigyan ng babae si Miguel ng makakain. Hindi man sanay si Miguel sa ganitong klase ng pagkain, ay wala siyang nagawa kundi ang kainin ito dahil sa dala na rin ng kanyang pagkagutom. "Ayos na ba sa'yo yan? Pasensya na ha, ito lang kasi ang kaya kong ialok sa'yo dahil wala pa rin akong sahod ngayon." "Hindi, okay lang, nagpapasalamat nga ako sa'yo dahil binigyan mo ko ng makakain," sambit niya sa dalaga. "Napakain mo na ako't lahat-lahat, hindi ko pa nalalaman ang pangalan mo," dagdag pa niya. "Ah, oo nga pala, nakalimutan kong magpakilala sa'yo. Bianca nga pala ang pangalan ko. Eh ikaw?" "Miguel naman ang pangalan ko." "Bata ka pa naman pero bakit nasa lansangan ka?" usisa ni Bianca sa binata. "Dati ay may inuupahan akong bahay. Kaso pinaalis ako dahil hindi ako nakakabayad ng renta. Nawalan din kasi ako ng trabaho kaya ganun ang nangyari. Dahil hindi ako nakakabayad sa bahay ay kinuha ng may-ari ang mga damit ko," paliwanag ni Miguel kay Bianca. "Wala na akong malapitan na ibang kamag-anak. Ang mga magulang ko ay nasa malayong probinsya. Ayaw ko naman silang mag-alala sa akin dahil ako na lang ang inaasahan nila. Kaya hindi ko sinabi sa kanila ang nangyari sa akin," dagdag pang kwento ni Miguel. "Kung maaari sana'y patuloyin mo muna ako sa iyong tirahan. Pangako, magbibigay ako ng bayad kapag nakapaghanap na ako ng mapapasukang trabaho." "Walang problema sa akin. May isang kwarto pa namang bakante sa tinutuluyan ko. Pwede naman siguro kayong maghati sa kwarto ng pinsan kong lalaki," tugon ni Bianca kay Miguel. Lubos ang kasiyahan at pagpapasalamat ni Miguel sa ginawang pagtulong sa kanya ni Bianca. Hindi niya akalain na agad siyang makakatagpo ng isang taong handang tumulong sa kanya kahit na siya ay walang pera. Si Bianca ay nanggaling sa isang malayong probinsya. Pagsasaka lamang ang kanilang ikinabubuhay kasama ang kanyang ama. Iniwan sila ng kanyang ina at sumama sa ibang lalaki dahil sa kahirapan ng kanilang buhay. Dahil dito ay nagpasya siyang lisanin ang kanilang probinsya at magtungo sa syudad
upang makipagsapalaran sa paghahanap ng magandang trabaho nang sa ganun ay umayos ang buhay nilang mag-ama. Kung ano-anong trabaho ang kanyang pinasok upang makapag-ipon ng pera para sa kanyang ama na nasa probinsya. Maliit lamang ang kanyang tinutuluyan. Kasama niya rito ang pinsan niyang si Jerry na kanyang nilapitan nang pumunta siya sa lugar na iyon. Sa tingin naman niya ay magkakasya sila sa bahay na iyon. Nang makarating si Miguel sa tirahan ni Bianca ay kinausap siya nito. "Miguel, maghati-hati na lang tayo ng gawain dito sa bahay. Tutal, maliit lamang naman to." Wika ni Bianca kay Miguel. "Oo sige, walang problema," sagot ni Miguel. Bagamat walang alam na gawain sa bahay si Miguel, ay ginawa pa rin niya ang mga inuutos ni Bianca. Ayaw niyang malaman nito ang kanyang itinatago. Humanap si Miguel ng trabaho sapagkat ayaw niyang maging pabigat sa dalaga. Kahit hindi siya sanay sa mabibigat na trabaho, ito pa rin ay kanyang sinubukan upang maipakita sa dalaga na kaya niya. Humanga si Miguel sa taglay na sipag at kabaitan ni Bianca. Ngayon lamang siya nakakilala ng ganitong klase ng babae na malayong malayo sa mga babaeng nakikilala niya. Isang buwan pa ang lumipas ay natanggap ni Miguel ang kanyang kauna-unahang sahod sa kanyang pinapasukang trabaho. Tuwang-tuwa siya dahil ngayon niya lang naranasan na maghirap muna sa trabaho bago magkaroon ng pera. Napagtanto niya rin kung gaano kahirap mamuhay ang isang simpleng tao na malayong malayo sa nakasanayan niyang marangyang buhay. Agad niyang inaya si Bianca na kumain sa gusto niyang kainan upang makabawi siya sa mga tulong nito sa kanya. Ngunit nagulat siya nang dalhin lamang siya nito sa isang simpleng tindahan ng mga pagkain sa gilid ng daan. Masaya siya sa tuwing magkasama sila ni Bianca. Habang sila ay namimili, ay kinausap ni Miguel si Bianca. "Bianca, salamat sa lahat ng mga naging tulong mo sa akin." "Ano ka ba? Wala yun. Masaya ako na nakakatulong ako sa'yo." Tugon ni Bianca. "Napakasaya ko na nakilala ko ang isang tulad mo. Salamat dahil ang saya ko ngayon." "Bianca, gusto kong malaman mo na mahal kita." Wika ni Miguel kay Bianca. Saglit na napatigil at natulala si Bianca. Pagkabigla ang nangibabaw sa kanya. Dahil sa pag-amin ni Miguel sa nararamdaman niya. Ilang segundo pa bago tumatak sa kanyang isipan ang katagang sinabi ni Miguel, tsaka siya sumagot. "Nahihiyaman akong aminin ang nararamdaman ko pero lalakasan ko na ang loob ko, Miguel. Mahal na rin kita." Sa paglipas ng panahon ay lalong nagkahulugan ang loob ng dalawa. Nagpaalam si Miguel na may importante lamang itong pupuntahan kung kaya't gagabihin siya ng uwi. Pumayag naman ang dalaga sa paalam ni Miguel na ngayon ay kasintahan na niya. Lingid pa rin sa kaalaman ni Bianca ang tunay na estado sa buhay ni Miguel. Umuwi si Miguel sa kanyang mga magulang upang makausap ng masinsinan ang kanyang ama. "Pa, alam mo bang nobya ko na si Bianca? Napakaswerte ko at nakilala ko ang isang tulad niya." Panimula niyang kwento sa kanyang ama. "Dapat ko na bang sabihin sa kanya ang tungkol sa akin? Hindi kaya siya magalit dahil naglihim ako sa kanya?" "Siguro sa una ay maaaring magalit siya. Subalit kung totoong mahal ka niya ay maiintindihan ka niya," sagot ng kanyang ama. Ilang araw pa ang lumipas, pinag-isipang mabuti ni Miguel kung paano ang pag-aming gagawin niya kay Bianca tungkol sa kanyang buhay. Nang makapag-isip si Miguel kung paano niya sasabihin sa dalaga, ay may nangyaring hindi naman niya inaasahan. Pauwi na siya galing sa trabaho at may daladala pang bulaklak para kay Bianca. Nang hindi niya napansin ang isang paparating na kotse at sa kasamaang palad ay nabangga siya nito. Agad namang isinugot si Miguel sa ospital ng taong nagmamaneho ng kotseng nakabangga sa kanya. Agad namang tinawagan ng ospital ang kanyang mga magulang upang ipaalam ang aksidenteng nangyari sa binata. Dali-dali namang tinungo ng kanyang magulang ang ospital na pinagdalhan sa kanya. Ngunit hindi nila ito na ipaalam kay Bianca. Ilang araw na natiling walang malay si Miguel kung kaya't hindi niya na ipaalam kay Bianca ang aksidenteng nangyari sa kanya. Habang si Bianca naman ay ilang araw nang nag-aalala kung ano na ang nangyari kay Miguel. Sinubukan niya itong tawagan ngunit hindi ito sumasagot. Sa ilang araw na pananatili ni Miguel sa ospital ay saka lamang siya nagkaroon ng malay.
agad-agad niyang hinanap ang kanyang cellphone para tawagan si Bianca. "Hello, Bianca?" Bungad na wika ni Miguel. "Miguel, ano bang nangyari sa'yo? Ilang araw na akong tumatawag sa'yo, ngunit hindi mo sinasagot. Labis na akong nag-aalala sa'yo." Wika ni Bianca na nag-aalala kay Miguel. "Naaksidente ako habang pauwi sa bahay. Ngayon lamang ako nagising, kaya ngayon lang kita natawagan." Paliwanag ni Miguel sa nobya. Agad na pumunta si Bianca sa ospital. Pagpasok ni Bianca sa kwarto ni Miguel, ay nakita niyang may kasama itong ibang tao na hindi niya kilala. Nakita naman ni Miguel ang pagpasok na iyon ni Bianca, kaya tinawag niya ito upang lumapit sa kanila. Dito, naisip ni Miguel na ipaalam na ang kanyang lihim sa kanyang kasintahang si Bianca. "Bianca, halika, umupo ka dito sa tabi ko. Total, nakita mo na sila, may naisa na akong ipagtapat sa'yo." Naglakad palapit si Bianca sa kanyang nobyo. "Anong ibig mong sabihin?" Naguguluhang tanong ni Bianca. "Ipagtatapat ko sana sa'yo ang lahat ng ito nung araw na naaksidente ako. Bianca, gusto kong malaman mo na sila ang aking mga magulang." Hindi umiimik si Bianca at pinapakinggan lang niya ang sinasabi ni Miguel. "Gusto ko ring ipaalam sa'yo na hindi ako naghihirap, na walang bahay at walang trabaho. Ginawa ko lamang ang lahat ng ito upang makahanap ng totoong tao na kaya kong tanggapin kung ano ako at hindi kung ano ang mayroon ako." Dagdag pang paliwanag ni Miguel kay Bianca. "Sana ay maintindihan mo ko sa pagsisinungaling ko. Hindi ko intensyon na lokohin ka. Tapat ang hangarin ko sa'yo at talagang mahal kita. Huwag kang mag-alala dahil hindi naman ako galit sa'yo. Dahil kung ano pa man ang buhay mo ay mahal pa rin kita. Nakilala kita bilang ikaw, hindi dahil sa kung ano ang meron ka." Sagot ni Bianca. "Salamat, Bianca. Tingnan nyo, ma, pa, hindi talaga ako nagkamali ng taong mamahalin. Sabi ko na sa inyo eh." Masayang wika ni Miguel. Buong pusong tinanggap ng pamilya ni Miguel si Bianca. Kahit na mataas ang estado ng buhay nila, ay niminsan ay hindi sila ng maliit ng kapwa. Lumipas pa ang ilang araw at tuluyan nang gumaling si Miguel. Bumalik na si Miguel sa kanyang normal na buhay at si Bianca naman ay nanatili sa kanilang tirahan. Bagamat alam ni Bianca na hindi talaga naghihirap si Miguel, ay hindi naman ito alam na sobrang yaman pala ng pamilya ng binata. Isang araw ay tinawagan ni Miguel si Bianca para sabihin na nasa labas siya. Agad namang lumabas si Bianca at pinapasok si Miguel. Nang makaupo sila, ay agad namang kinuha ni Miguel ang kaliwang kamay ni Bianca. Nagulat ang dalaga nang maglabas ng singsing ang binata at isinuot ito sa kanya at sinabing, "Bianca, I love you. Will you marry me?" At sumagot naman ang malakas na yes si Bianca. At mula noon ay namuhay sila ng masaya at punong-puno ng pagmamahal.